Tingnan ninyo, magluluto ako ng ano, ng pangalan ng lulutuin ko ng tinola. Ako nasunog na, na may kinuha lang ako na ganyan na siya. Ayan. Tapos ito yung chicken. Lalagyan ko itong sili na, ewan ko yan na sili na yan nakawala namang kaanghang-anghang. Peke ata. Ayan. Lalagyan rin ng bawang. Tapos ito ilalagay ko bok choy. O, basahan. Malinit yan. Bok choy kasi walang papaya. Ayan. Ang sikip ng lababo ko, diba? Napakasikip. Ayan. Nilagay ko na yung, ano, yung chicken, mga kaibigan. Ito ang kisen tinola. Naralaw ko kasi pag nagtitinola ako lagi sa Saudi. Lagi yung sinasabi nila Mimay. Lagi talaga. Sabi kasi ni Mimay dati. Ano ba yan tinola? O ba't hindi lasang tinola? Ewan mo ba sa tinola ko? Parang nilagang manok yung lasa. Ayan. Ito nga sa ikaw kanina, box yung lalagay ko kasi walang ano, papaya. Tapos ganyan lang siya. Ang sikip talaga ng lababo. So ito hinugasan ko na papatuyuin ko para ilagay ko sa basurahan. O, ito yung patuyo ko. At ito yung basurahan ko para sa nabubulo. Ayan. Ayan. Yung sikit lang siya. Tapos, ito yung aking pantry. Nakita niyo ba? Oh, nakatawa. Diba, puro na yung laman niya. Kaso, itong Lucky Me, iba na siya. Mas masarap pa rin kapag galing Pilipinas. Pag export na, ang tabang. Tapos, maputla siya. Ayan. Ayan, may halaman ako dyan. Ito, magka-coffee jelly tayo. Nakabili ako ng gulaman. Ayan, gulaman sa Ion. Tapos, ayan, mukha ng ref yung ref ko. Papakita ko. Tapos, ayan, ito ang mga anes-anes, ang mga pasayan. Halimbawa, ito bills para sa pagkain, budget ko. Yung budget ko sa necessities, magkano yung sahod, yung bawas. Tapos, ito yung, ayan, nakalagay due date, April 25, deadline. Tapos yung ref. O, diba mukha ng ref yung ref ko, mga kaibigan. Meron tayo itong pa-ice cream. Yogurt cheese. Ayan. Ayan na nga. Habang pinapakulo ko yung lumapit kayo sa akin. Yan. Ay, umayos pala. Habang pinapakulo natin yung tinolang, hindi naman siya lasang tinola, i-share ko yung mga pampabango. Tirador kasi ako ng pampabango sa bahay. Kasi dito kasi, diba, nagbubukas lang ako ng bintana kapag ka-weekend. Kasi weekend yung yasumi ko. Basta pag yasumi, para pumasok yung saliwang hangin. Nag-aamoy kulog kasi yung bahay. Tapos sa kusina naman, parang puti-puti ko dito. Wow! Hindi pa ako nangingitim kakabay ko. Hintayin ang summer. Kasi lalo na kapag ka nagluto ka, amoy kulog yung, amoy ulam yung bahay. Kaya kailangan marami tayong mga pampabango. Ito na nga, ito sa gilid, papakita ko. Come here, ya habibi. Shufi, ya habibi. Ayan, ito binili namin to ni Ami sa Hard Off ba? Book Hard Off 'yon. Ito, 550 yen lang 'yan, ganyan kalaki. Tapos may ilaw siya. Oh, 'di ba? Ganyan siya, humidifier. Ayan, yung humidifier na 'yon, binili namin 'yan doon nga, 550. Pero pa doon mga iba, ayoko pa nga sanang kunin yan. Kasi nakita ko yung charger niya. Yung bilog lang. Gusto ko sana USB. Pero okay na rin na kinuha kasi maganda siya. May timer, may ilaw, tapos ang lakas ng buga niya. Meron pa siyang ano, set. Ano yun? Isi-set up mo yung kung malakas or mahina yung mist niya. So, ito na nga. I-share ko yung mga gamit ko. Ay, wait! There's more! Meron pala dito. Ayan. Una, yung mga binili ko sa Daiso. Kasi puro Daiso naman siya. Ito, 110 yen lang to. Ganito itsura niya. Crystal shampoo. Mabango naman siya. Kasi hindi siya ganun kalakas yung amoy. Pero ito kasi nilalagay ko dun sa may TV. So, kapag bukas yung heater, naaamoy ko siya. Tapos, halimbawa, lumapit ako dun, maaamoy ko. Mabango naman siya. Pero actually, lima yung ganito niya. Kasi yung dalawa kasi nilagay ko dun sa isa. Ginamit ko. Baling isa nito nasa kusina, ito na andyan. Ayan. Pangalawa naman is yung White Mask Aroma Mist. Ayan. 110 lang din to sa Daiso. Ano siya pang? Ayan. Mabango yung amoy nito, mild. Ako kasi ayoko ng mga amoy na masyadong malalakas.
lalo na sa pabango, hindi ako mahilig sa pabango. Pero meron akong pabangong ginagamit, yung Juvan na, mabango siya. Ito, napaka-light lang ng amoy niya. Ginagamit ko naman to sa may higaan. Ginagamit ko sa may higaan para mabango. So, iba-iba yung amoy ng bahay ko. Pero ito naman, pang higaan lang talaga to. Tapos, ito yung ginagamit ko ngayon dun sa humidifier. Ang flavor niya ay aroma water siya, cotton shower. Ayan. Ang gamit ko lang dun sa humidifier, parang 500 ml ba yung tubig? Isa't kalahating ganito. Tapos, sobrang bango niya. Parang amoy hotel yung bahay ko. Tapos, ang ginagawa ko kasi, diba, yung kusina, nag-aamoy kusina. Ang ginagawa ko doon, hindi ko muna pinapatay yung ano na, exhaust fan. Tapos, after noon, papatayin ko yun, ilalagay ko na yung humidifier doon sa kusina. Nawawala na yung amoy niya. Kasi nung mga bago-bago pa ako, grabe, yung kusina ko, amoy kusina talaga. Tapos, ito naman ay room deodorizer. 110 lang din to sa Daiso. Yan. Akala ko nga nito, walang amoy. Pero nung pag-amoy ko, ang bango. Ay, no, ang bango niya, ang amoy fresh. Interesting talaga. Oh, di ba? Parang ako naligo. Hindi, naligo naman ako kagabi. Amoy fresh siya, ang bango niya. Nakakatulong din naman siya for me, ha, na, based sa experience ko. Na-less naman niya yung amoy ng kusina. Pero mas mabango, mas mabango. Mas nakawala talaga ng amoy kusina. Yung, ito nga si cotton shower. Kasi, syempre, buga. Tapos, yung sunod naman is yung floor wax. Para sa akin, pampabango ito ng bahay. Pagkatapos ko maglinis, sobrang bango ng bahay ko. Amoy, ano kasi siya? Amoy pulbos? Alam niyo yung Johnson's na plain? Ganun na ganun yung amoy niya. Ayan siya, oh. Ayan. 110 lang din to. Sige, ayaw mo mag-focus dito. Mag-focus ka sa kabila. Ayan. 110 lang din to sa Daiso. Ang bango! Sobrang convenient talaga ng Daiso dito. Kaya pag pumunta kami sa Daiso, yung mata namin ni Amelia, kumukuni-kutita. Kasi nga, daming gustong bilhin. Tapos yung last naman ng pabango ko, ito binili ko to kahapon. First, meron naman siyang scent tester. So, mabango siya. Tapos, mali yung ginawa ko, pinindot ko. Hindi ko na pala dapat siya ipindot kasi kusang magtataas yung pangalan nito. Meron kasi siyang eto. Ayan, ang hirap na ma-explain, mga kaibigan. Ayan, meron siyang cotton. Sagin na nga. Ayan, meron siyang cotton na ganyan. So, kusang may para siyang straw dito, kusang aakyat doon sa cotton yung amoy. Ganoon. Tapos, ang bango niya, kasi mild lang siya. Hindi siya yung pang para sa bahay na parang air freshener na parang, alam mo yung sa bus, pag sumakay ka sa bus na, may hilo ka. Pero ito mabango to. Bet na bet ko to. For 398 yan to. Ayan. So, ayun lang. Pinakita ko lang yung mga pampabango na ginagamit ko sa bahay para naman presentable. Oh, presentable yung bahay, yung amoy ng bahay. Kasi nga, nangangamoy kulo. So, titingnan ko muna yung mga niluluto ko. Bye! Ayan na ang ating tinola. Nandito siya kanina, diba? Nilipat ko siya dito kasi kapag dito, ewan ko siguro kapag sobrang tagal na ng init, nag-auto patay siya. So, ayan ating tinola na mukhang nalasang nilaga. Pero sa toong buhay, yung tinola talaga, hindi ako naglalagay ng papaya sa Pilipinas kasi hindi ko bet yung papaya. Kasi yung tinilalagay ko. Pero, minsan, malunggay kasi masarap. Ayan na, kain na.